Ito nga pala si Alwin. Wow. Hello everyone, welcome back to Team D TV. Today we have another car maintenance story. It's 7:14 a.m. a Saturday, and I'm here at Dunamis, the expert when it comes to Ford Everest. It's my third time going to this shop. The first time was nagpa-EGR cleaning ako, and then the second time was nagpapalit ako ng brake pads. Very happy with their service, so today I'm back for change oil. Tinanggal na yung aircon cabin filter. And then yung air filter. Wala pa dito si Sir Glenn, maaga pa eh. Ang nandito si Sir Mike. Saan ba niya? Ah, dyan dinudukot. Dito ang oil filter. Ah, dyan pala dinudukot yan. Ayun eh. Damper. Damper, sir. Dalawa po. Kaliwa kanan yun, no? Opo. Ito, sir. Tapos susunod naman yun, papagawa ko. Oo, oh, durog na. Opo. Sa ilalim, sir. Tumutukot na, yung bakal. Dito tumatama yan, sir, sa lower. Oo. Okay. Schedule ko naman yan sa susunod. Ito nga pala si Alduin. Filter. Original ba? Original oil filter. Dawa ko lang to, Carl.
Ano pangalan mo, sir? Richard, sir. Richard. Supervisor kayo dito, di ba? Hindi po, sir. Ah. Pero ikaw ang gumawa ng ano ko nito eh. Nagpalit ng brakes. Kayo ni Sir Mac. Apat yata kayong gumawa nung sabay-sabay. Ang bilis na natapos. Baba natin, bay. Ebon, baba natin. Baba! Shoutout ko na kayo, Bong. Okay, Bong. Shoutout kayo dito. Shoutout sa misis ni Bong. Baka ibang misis ang ma... Baka ibang pangalan ng misis ang may sabi, yari. Subscribe to sir. Team D. Team D TV. Pupos mo sa Dunamis yan, sir. Hmm. Mapanood nyo dito. Shout out. Binabati ko yung mga mahal ko sa buhay dyan. Hey, Will! Dami na. Dumadami na ang customer. Tila na. Bagong oil. Totachi. Totachi. Nine liters. Eto na. This is the last liter. So total of 9 liters. Kasi yung engine ko is a, this is a 3.25 cylinder. Kapag 3.2 na Everest, meron na yung check, ano, 9 liters. Sakto lang. And then this time, ito yung transmission oil. Pinapasilip ko kasi din yung ano, transmission oil kung kailangan. Level, sir, okay. Okay ba? Okay yung level. Yung level. Tapos, dito naman tayo sa differential oil. Ito yung transmission fluid. Transmission oil. Palitin na. Palitin na yan, sir. Palitin na yan. Ito okay. Naman sa differential fluid. Ito medyo madumi na yan, sir. Medyo madumi na rin. Ito pwede na rin pagsabayin. Pwede na rin po yan pagsabayin. Pati yung ano, yung isa kasi hindi nage-check yung sa transfer case. Okay. Pagka tinanggal mo, binunod mo kasi yung dire-direcho yung bagsak. Okay. Yung sa 4-wheel drive naman, yung langis ng 4-wheel drive. Ano, nabanggit sa akin ni, ano, yun, ni Sir Glenn, sabay-sabay na. Sige. Schedule naman natin naman yun. Ito naman ito, sir. Dalawa yung front and rear po yung ano yung sa differential. Okay. Sa 4-wheel drive. Okay. Sige. Ayan si Sir Mac, ang Dunamis. Oh, ito si ano ah. Ito si Jomar. Ito ang tumitira lang ano. Pag-convert ng F-150. Ito sir, patapos na. Ito, may ginagawa sa dito. Oh. Yung mga naka-Everest yan, na gusto magpa-convert ng F-150. Sir, tapos na. Convert, F-150. Pailangan ko lang po. Astig, oh. Guwapo. Wow. Pipinturahan pa yan o yan na yan? Ako, pipinturahan pa po siya. Pero ngayon, pwede na po siya ibiyahe ngayon. Oh. Anytime, pwede na po siya ipapinturahan. Ang astig, no? Oh. Linis ng gawa. Align. Ganda na alignment. Next time, sir. Kayo naman, sir. Sige, pag-ipunan natin yan. Pa-approve natin kay bossing. Oo po.
Ang pogi, oh. Parang kang bumili ng brand new, eh, no? Kasi opo, parang bagong mukha yung sa kanya. Tingin ko sa kanya, sir, ano, modelo ng 2014 niya. Oo, di ba? Di ba? Opo, sir. Yung mga kaibigan mo, magtataka. Bago na naman yung pogi mo. Hindi mo maalat ang ano yan, sir. Hindi mo siya maalat ang body kit kasi maganda yung klaseng paggagawin dito. Oh, tsaka talagang nag-iba yung mukha, eh. Opo, opo. Yung iba kasi dikit lang. Ito, mangyayari dito, sir, parang hindi siya body kit. Oh, kasi nag-ipipix talaga. Yung panel mismo, pinalitan mo, di ba? Hindi likod, sir. Eh, kasi yung likod, doon na sa shop dadalhin yun. Para siya mapix. Kailangan po i-fix. Oh, pag tuwing nagpo-post si Sir Glenn yan doon sa Facebook, pinapanood ko yung ganda, eh. Sige, Jomar. Okay po, thank sir. You. Ayan na yung bago kong langis. Ang puti, ang kini. Si Sir Mac mag-i-scan. Ito isa pa sa gusto ko dito sa Dunamis, aside from yung expertise nila sa Ford Everest, malinis. Tignan mo, binabalot yung steering wheel, parang kang nasa kasa. Yung shift lever andun, may plastic din kasi upuan kahit hindi madungis si Sir Mac. Naka-plastic pa rin yung upuan mo. Baga ba, sir? Malinis pa. Kaya madungis na ako. Kaya kahit may lakad yung customer, di ba? Pagkatapos gawin dito, walang mga stain sa sasakyan, eh. Yun lang naman, sir, lumabas yung ito sa right temperature damper, yung sa AC operator. Cruise control, gumagana naman, sir, cruise control niya. Oo, gumagana. TPMS. TPMS talaga, sira. Hmm, sira talaga. Reset common naman na natin, sir. Okay. Ikaw nag-EGR cleaning ito, eh. Alala mo? Oo, oh, ikaw tumira niyan, eh. Doon tayo nun sa may ano, bangko. Naalala mo? Taas pa, sir. Okay pa? Opo. Cranking 11 volts. Tapos idle 13 nga. Taas pa. Pataas pa? So, bago lang ba ito, sir? Mukhang bago pa, eh. Unan mo nga ito. Tumawa, oh. Ano naman, eh. Tuwing mag-i-start ako, pinapakiramdaman ko, eh. Okay pa? Sir, okay pa. Okay, sir. Wala na solid, sir. Parang walang nilagay, eh, no? Dito naman tayo sa kanilang bagong gawang customer lounge or customer waiting area. Napakaganda, bagong gawa lang to. Meron na rin silang coffee shop, may masarap na kape, and may mga options na mga pastries, bread. Last time I was here, wala pa to. Nice, lalo na kung katulad nito, kasama mo yung wife mo, tsaka yung mga bata, so they can wait here comfortably. And ayan naman yung kanilang menu. And as always, sa lahat ng Car Talk episode natin, sinishare ko yung expenses. Siyempre, tayong mga daddies, we want to know the cost para makapag-plan tayo kung kailan tayo magpapagawa, di ba? Siyempre, kailangan nag-budget. So, ayan yung total cost ng oil and then yung oil filter. Take note, hindi kasama yung air filter. Kasi bagong palit lang yung air filter ko mga 2 months ago. And then, yung 450 na labor, kasama na dun yung pagkuha ng sample ng transmission oil tsaka ng differential oil. Tapos yung pag-test ng battery, tapos yung pag-scan na rin ng computer, yung OBD scan. O, diba? Sulit na yung 450 mo. Alright, that's all, folks. Thank you for watching. Bye!